Itong video ito guys, sa mga nagtatanong, magkano ba ang bail, gaano ka tagal natapos yung kaso, at ano ang penalty. So, hindi kasama dito, no? Yan lang tatlong yan. Amount, bail, hanggang kailan natapos yung kaso. Ito ay ano, true story, actual kong na-experience at ako mismo, personal kong na-experience ito. Hindi, walang halong biro, no, sa mga nagtatanong. Kaya make sure na matuto kayo sa videong ito at magkaroon kayo ng idea kung magkano ba talaga ang bail. So, alalahanin natin, no, sa bawat court, ang fiscal or a judge ay mayroon kanya-kanyang discretion. Sabi ko nga sa inyo, kung magtatanong kayo kung magkano ang bail, hindi natin saktong masasabi yan, more or less. Kasi dahil yan sa mga judge, fiscal, may kanya-kanya silang discretion na taasan or babaan ang amount ng bail. Okay? So, kung first time ka, no, my name is Policia ko at ini-invite kitang mag-join kung kailangan mo ng legal assistant. At kung join membership ka na, at maraming salamat sa iyong monetary support, no? Ito guys, so qualified theft tayo, no? For amount 3,600 stolen items. Ito ay na-file ko sa court. So, sa mga biktima, hindi na natin papangalanan kasi in fairness naman, no? Last 2014, last quarter, nagpag-file ako ng qualified theft sa 4 na tao. So, connivance to. One act sa 4 na tao. So, isang kaso qualified theft for the amount of 3,600 pesos na isang payon sa court. Ngayon, may shortcut na tayo, no? Magkano ba ang naging bill nila? I think ang bill nila ay umpisa yun sa 40K. No? Take note ha, 3,600 pesos na stolen item for qualified theft. Ang recommended bill nila is 40,000 pesos. O kayo na ang mag-multiply kung ilang percent yun ang pinapataw na bill. Ngayon, nag-request sila ng reduced bill. So, nakapag-bill sila ngayon, nag-close yung bill sa 25K. So, 25K. So, almost ano, hindi siya 50% discount. Kasi 25K yung bill. At yun, nakapag-bill sila is temporary nakalaya sila. Temporaring kalayaan ang bail. Sana malinaw po sa lahat yan, ha. Kapag naka-bail ang isang akusado, ay meron siyang temporaring kalayaan habang nililitis sa court ang kaso. Yan, take note po yan sa mga wording na yan, ha. Ngayon, siyempre, hearing is schedule, hearing. Nag-a-attend ako every 3 months. O every 3 months, almost 4 na taon sa isang 4 na taon. 4 na beses sa isang taon. Sorry, ha. Nalilito na ako. So, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Almost last 2020 sa in a long run sa kaso, no. O kayo na ang mag-isip kung gaano katagal yung amount na yan sa nakapile sa korte. Last 2021, I think I don't remember date, no. Ito na matandaan. Nakipag-settled na ang panig ko. At nagbayad sila ng
80 mil. Silang lahat, ATT. O, tandaan po natin na ang ariglo po or settlement ay hindi masyado na nakikialam yung korte. Bahala kayo sa amount na pagkasunduan ng dalawang panig kung magkano ang settlement nyo para masettle yung kaso or para ma-withdraw. Noong nakapag-file sila na nakapagbigay sila, siyempre, binigay nila sa akin yung 80 mil, niready ko na yung ano, pinasa ko na yung affidavit of resistance. So, and I'm no longer interested sa kaso. May pasa ko, pina-approve ko sa prosecutor na may hawak sa kaso, nagpasa ako na isang kopya sa court, hindi na ako mali, umatin. So, bahala na sila dun kung anong mangyari sa kaso. Basta sa akin, dismiss na yun. Diba? Ganun po yung ka, ano yung kaso, ganun ka, haba, ganun ang kwento ng true story ko ng qualified theft. So ngayon, magkakaroon kayo ng idea sa mga nagtatanong kung gaano katagal, magkano ang bail sa ganitong similar na kaso. Tandaan po natin, ang bawat korte ay may kanya-kanya yan, discretion, kung magkano ang ipapataw nila at ibibigay nila ng bail. Magkano ang i-discount nila, magkakaiba ho. Siguro may ganitong scenario na magkakapareho man. Pero I think imposibleng magkaparehong discretion ang gagawin na mga yan, hawak sa kaso. Ito lang ay isang alamat ko, isang true story na gusto kong i-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung magkano at gaano ka bigat yung qualified tip. So normally sa regular, sa simple tip, 1 degree, ano yan, 1 degree higher ang penalty kapag napatunayan, no? Sabi nila 1 degree or doble ang penalty sa qualified tip. Kung simple tip lang ito, di hap lang yan ang mga bill niyan. Diba? Kasi kung mas mataas na kalahati, eh doble. Di hap lang. Kung ibabangga natin sa simple tip, no? O sa tip lang versus qualified tip. So yun, masyado nang mahaba itong video natin. Ang plano ko sana nito ay ikli lang. So muli, kung gusto mo ng legal assistant, please, mag-join ka sa ating joint membership for your monetary support and mag-PA pa sa akin para sa legal assistant. Thank you for watching. See you again my next video.